Nakita mo na, nakalim na ako. Tsaka magpapakita yan, sir, pag i-go na. Naka-go na ako. Ay, naka-go ka na. Oo. Okay. Naka-live na to, sir. Naka-live na yan? I-check mo. Oo. Is watching. May na isang nag-ano na. Sino? Si pag kami mga nagtatanong, babasahin mo para masasagot ko. Oo, sir. Pero pag pagkuusap natin, sir, na maririnig doon, okay lang? Okay lang. Pag siyempre, babasahin mo yung comment, yung may kunya, may nang comment. Apo. Ano mo muna, nag-instruction pa ako eh. Yan, kami na. Sino yan? Yung nag-ano. Yan na yung manonood. Yung mga nanonood lang. Okay, good afternoon. Ano yan? Okay na yan. Ano okay na po. Okay, good afternoon. Okay, ngayon, magluluto ako ng ito ang aking first live video sa Facebook. At magluluto ako ng ginataang santol. So, yun. Pag kami time ako na free, palagi ako magpapakita ng cooking demo. Hindi pa nakasaksak yung ano. Huwag mo ipakita yung ano ko kasi hindi ako nakapagkalo. Okay, sir. Dito lang ha, dito lang ang ano. Huwag mong, kung saan ako pumunta, huwag mong dadali doon. Okay. So yun, paabot ako ng ano ko. So, ang ingredients ng ating ginataang santol ay, syempre, meron tayong luya. Ipakita mo yung luya natin. Luya. Okay, ginger yan. And then garlic, white onion, green chili, and then labuyo. Tapos dahon ng sili, and alamang. Yung alamang pre-cook na yan. And then gata, at saka yung ating santol. Yung ginagad natin na santol, ano to, piniga natin para matanggal yung katas niya. And nilamas siya sa asin para matanggal yung pungent flavor ng santol, yung pakla. Tapos pinakuluan ng isang kulo lang para matanggal yung ano pa, yung iba pang naiiwan nila sa tsaka maalat to eh. So yun. So ngayon, ang una kong gagawin, syempre, i-re-ready yung lutuan. Okay. So, itong ginagamit ko, induction cooker, so mabilis lang ang init ito. Kaya, maglalagay na ako ng mantika. Okay. Pag may mga question yung mga nanonood, sabi mo sa akin para sasagutin ko sila ng... Okay, ang unang-una natin gagawin, igigisa muna natin yung spices. At saka yung ating data. So, wala tayo dito idadagdag na asin o kung ano pa man kasi maalat na yung ating bagoong. Uunahin ko siyempre yung luya. Lumabas na kaagad yung aroma. Okay. Ang luya ko, kapag sinamang ko siya sa ginataan, naiinas na yung lasa ng gata. So, yun. Kaya importante ang luya sa ginataan. Para mainis niya yung lasa ng ano ng gata. And syempre, nag-aabaw na yung aking pagkakain, kumakahulugan niya sa labas. And then, sinunod natin yung aking garlic. Okay. Importante din ang garlic, hindi siya masusunog. Kasi kapag nasunog ang garlic natin, channel. Pagkatapos, ipopost ko yung aking video sa aking YouTube channel. Ang YouTube channel ko yung Face Unahan. Okay. Lalagay ko na din yung ating sili.
yung ginatang sample na. And of course, yung ating data. Ilalagay ko yung data. Tingnan muna natin yung data natin. So, huwag naman yung parang naglalapit na. Tuloy-tuloy lang po yung paghalo ng ating para hindi siya mag... ano? Hintayin natin siyang dito, tumulo. So habang pinapakulo natin yung ating baka meron kayong gusto bitang usapata, hindi ko rin po alam. So yun. And then, ano pa? Yung daon ng sili, ng sili pero para yung ating ginataang santol ay maglasang basura. Ayun. Okay. Siyempre, aniluluto ko basura pa. Hindi, yung daon ng CD, kaya naglagay ako ng daon ng CD kasi masarap yung daon ng CD sa akin. Medyo masin na CD siya. So yun, hindi niyo po siya tumigilan ng paghalo hanggat, ano, hanggat hindi kumukulo yung ating gata. Pwede lang tayo. Kung po kayo mga tanong dyan, pwede po kayo magtanong sa akin. Sa susunod ko na live, okay, sa susunod ko po na Facebook, kahit tutulong ko naman po kayo gumawa ng puno ng santol. Ayan yung ano, kasunod na recipe na gagawin natin. Puno ng santol. Naririnig ba ako? Malakas yung boses ko. Yun. Ito, yung ating ano, gata, medyo kumukulo na, hindi na siya lumalakot. Yan. Medyo naamoy ko na po yung gata, hindi na po siya medyo buto. Okay. Wala na po tayong ilalagay dito ng mga ingredients or mga ano, flavor enhancer, ito na po yun. Nakikita ko sa cellphone mo. Ang galing naman yung cellphone mo, no? Kaya lang parang kahinto-hinto yata yung sa cellphone mo. Master, mahina kasing ano na. Okay, yan. Kumukulo na yung gata natin. Sa induction cooker kasi mabilis ang pagluluto. Kaya ito ang ginamit ko. Compared doon sa ano. Compared sa... saka lang. Yan, ipakita mo yung ano natin. Yung ating gata. Hindi na siya nandito. Ilalagay ko na po yung ating ano. Santol. Ayan. Ang dami ko niluto kasi yung mga nasa Singapore nanghihingi sila ng ginatang santol. Lumipad na sila kagabi. Umalis na sila. So ipapadala ko ito sa Singapore. Yung iba, siyempre, magtitira ako dito, tapos yung iba, ihahagis ko sa aeroplano para makarating sa Singapore. Okay. Then yung mga kapitbahay namin, siyempre, nanghihingi sila ng... nakita kasi nila yung isang... Kaya ako ibibigay sa inyo competition. So, ang... ito na yung ano. Tinaluto ma'am. Kanan ko si Brainer. Pag-apang naman nung hilaw mamaya labot sa akin yung mga yan. Tingin ko sila. Yung ating santo. Tapos magluto eh. Ang kasi sobrang maingko ako sa pag- naman sa inyo kung paano ito i-stop gulay ang gamit. Kapakita ko sa inyo yung kung paano ito siya gagamitin sa isda. Okay. And then, ilalagay ko na po yung ating dahon ng sili. Okay. Kapag i-stop niyo po itong ano, itong
dinadaan si Uncle, huwag niyo po siya dadagyan ng dahon ng sige kasi mapapanis. Okay. Uncle. Tapos, kasi yung dami ito, kung saan natin paggagamitan po nito, isda. Kung kainin at... Pero, syempre, kaya... Hindi mo ako pinaprepare ng plato para sa isla. So, saan nyo pa kung saan at saan sa takbe linisin gamitin na siya kaya lang ang na ano dalaga mo sa gigilid kasi maliliit. Ilalagay ko na po yung ating ano, onion. Okay. Kapag magluluto kayo ng ano, sa mga kung hindi naman stainless ang inyong gamit, gagamit sa lubos na magkakaroon din ng ano, chemical reaction. Gusto lang natin yung ating onion. Natin ano na siya. Okay. So soft na yung ating ano. Lalagay ko na yung tomato. So, mamaya, papakita natin yung bacon. Pamagis kasi nagkalimutan siya na santol. Yung paglalagay niyo ng santol kasi